May I ask your thoughts about former PDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga sa this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government? Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, you know, anong isang araw, at katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinaka layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PDEA, lalo na nang ini-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parting yun ay medyo mas nabigyan linaw. And I think it becomes even clearer now na itong mga pangyayaring ito ay ang mga pangyayari ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. It's one man's word against a system that, you know, we have confirmed that the PDEA leadership has confirmed is electronic. Diba yung promise ba yun? Yung plans, records, or operations, promise. Yung IMS system nila, kung saan nakita nila, naipakita nila na hindi pwedeng singitan. At may serialized yung number niyan, sunod-sunod. So, kumbaga, objective information yon. Ang sinabi ng isang may record ng ang credibility ay questionable, sabihin na lang natin, no? Isang dismissed PDEA agent. Marahil kitang-kita naman ng taong bayan kung sino ang dapat paniwalaan. Ay, hindi ko lang alam kung bakit yung kasama nating senador, yun ang gusto niyang paniwalaan, ano? Pero ako, siguro ito na yung ingay ng politika na dapat nating iwasan.